Ito naman yung ito yung single parents, oh. Ayan, oh. May nakaisang dalawa. Ito yung ay, blueberry, yan yung mother. Anak niya, dalawa, inakay. Bakit naging single mother? Kailangan niya ng Romonda. Hey, Ronda. Hey, Ronda. Tara, bagong young bird. Anak to ni lockdown eh, anak. Kaya po siya, matapang. Oh, lakas mo titik, oh. Oh. Ganyan yung mga ibon na gustong gusto ko eh. Yung malakas mamitik. Yung tipong ilalaban niya ng patayan yung teritory niya. Yan ang magagandang ugali ng mga young, mga kalapati. Dahil pagdating ng karera is talagang ilalaban nila ng patayan yung teritoryo nila. So, gusto ko yung ganyang karakter. Kasi si Lockdown, ganyan ang karakter niya. Kaya defensive siya masyado sa pwesto niya. Kaya yung resulta niya sa karera is talaga namang maganda. Nag-calvive lock winner siya, diba? Ito anak niya to eh. Yan, oh. Oh, kakulay pa niya, oh, grizzled din. Oh, tapang. Oh. Tingin ko barako to eh. Tapang, oh. Oh, talaga paggalaw yung lugar niya. Oh, oh. Aray. Ba, asal. Tigis na ng buto ah. Okay, feeding time sa breeder. May nakay, dalawa. Ayan ka, ano, magulang ni Lockdown yan. Ito naman yung ito yung single parents, oh. Ayan, oh. May nakay siyang dalawa. Ito yung ay, blueberry, yan yung mother. Anak niya, dalawa, inakay. Bakit naging single mother? Kasi nabiyuda. Bakit nabiyuda? Namatay yung asawa. Natatandaan mo ba niyo baba yung ano, latest vlog ko? Yung may namatay. Siya po yung asawa yan. Ito po yung asawa. Kaya siya naging single parent. Ayan po siya. Kaya malaki na po yung inakay niya. Kahit pa paano, nakasurvive na siya. So, bilib ako rito kahit single mother eh, napalaki niya. Papatukay natin. Ayan, tumutukan na. Ay, siya, pinalaki niya lang yung mag-isa yan eh. So, nung naging single parent siya, nung siguro one week pa lang yung inakay niya. Nung namatay yung asawa niya. Pero ito, ngayon, ayan ako. Pinalaki lang yung mag-isa yan. So siguro ano na po to, inakay na yan, ano, 23 days, 24 days, pero marunong na po tumukha yan.
Pabili po ako dito sa ano to? Sa inahin na to. Isa siyang dakilang ina. Napalaki niya ng maayos yung dalawang ina kay kahit mag-isa lang siya. Yan po, medyo malusog naman po, di ba? Tingin niyo naman. Medyo nahihiya lang tumuka kasi nandito ako eh. Oh guys, hindi ko po ginamitan niya ng ano, ng force feeding ah. Natural lang po yan, natural feeding lang po yan. Ibig sabihin, yung magulang lang nagsusubo dyan. Siya lang yung nagsubo dyan, kahit mag-isa lang siya, kinaga niyang subuan yung dalawa niyang inakay. Okay, tips ko sa inyo. Hindi po kailangang subuan ng, hindi po kailangang subuan natin yung tayo magsusubo sa inyo. Hindi po natin kailangang gawin yun. Yung force feeding. Kung may sarili naman, kung may magulang siya, hindi po natin kailangang i-force feed yung inakay. Hindi porkit single mother siya, i-force feed na natin yan. Hindi ko po ginagawa yun. Natural feeding lang po yan. Siya lang po mag-isa nagpatuka dyan. Ay, nagsubo dyan. Kasi para sa akin, iba pa rin talaga pag yung magulang yung nagsubo. Mother's knows best. Kaya kahit anong subo mo gawin dyan, yung force feed, iba pa rin yung sinusubo ng magulang yung sa kanila mismo ng galing. Wala pong kapatay yun. Kahit gano'ng kasustansya is i-force feed yun dyan sa inakay, walang kapatay yung sa sinusubo ng magulang. Kaya yan, tingnan nyo po. Malusog po yung inakay niya. Natural feeding po yan. Eh, nagtataka po ako sa iba eh, bakit kailangang i-force feed yung mga inakay? Hindi po kailangang i-force feed yung inakay kung may magulang po siya. Ginagawa lang po yung force feed pagka wala na siyang magulang. Halimbawa, namatay yung dalawa niyang magulang. Yun, pwede niyo i-force feed yun. Pero kung ganyan may magulang naman siya, kahit mag-isa lang siya, hindi po kailangan. Natural feeding lang po. Eh, hindi po advisable yung kailangan. Natural feeding pa rin. Pag kung nandiyan yung magulang ha. Pero kung wala na yung magulang, halimbawa namatay pareho yung magulang, yung ama tsaka ina namatay. Yun, pwede yung i-force feed yun. Pero may nandiyan pa rin yung magulang, tulad niya sa isang magulang nandiyan. Hindi po kailangan i-force feed yan. Hayaan nyo na siya mismo magsubo. Ayan po patunay, oo. Malusog na ba yung inakay, di ba? Ayan lang po patuhan niya, oo. Ayan, oo. Mga greens tsaka pellets. Kasi yan, pag sinubo ng, tinuka ng inakay yan, at sinubo niya, no sa inakay. Nag-iiba na po lasa noon, may halo na po ano yun. May halong crop milk po yun eh. Yung patukan niya, yung pag tinunaw nila yun sa loob ng katawan nila, yan, tulad niya pigs na yan. Yan o. Pag kinukaya ng inahin at naprocess niya sa loob ng katawan nila, may halo na pong crop milk yan, kaya nagiging masustansya po yan. Yun po ang isusubo doon sa inakay. Kaya hindi po kailangan mag-force feed. Force feed kung nandiyan na may magulang. Ginagawa lang po ang force feed pag halimbawa namatay yung ama at ina. Pero kung nandiyan may magulang, kahit isa lang, kayang-kaya po yan. Iba pa rin pa talaga magulang ang nagsubo. Para sa tao rin po, di ba? Pansinin nyo yung mga sa tao. Yung mga breastfeed babies, yung mga malalakas malulusog. Pero yung mga di bote, yung uminom lang sa bote, hindi timpla, hindi gaano malulusog. Pero hindi naman po lahat. Tanda po natin, mother's knows best. Yan po ang patunay, oh. Single mother. Pero nabuhay niya ng maayos yung kanyang inakay. So guys, sana po may natutunan kayo sa vlog na to, ha. Tanda po natin. Iba pa rin po ang subo ng magulang. Kaysa dun sa magpo-force feed kayo. No need for force feed kung nandiyan yung magulang. Kaya huwag po natin susubuan yan na yung tayo gagawa. Kasi pag nagpo-force feed po tayo, sinusubuan natin yung inakay, hindi po natural yun eh. Eh kung nandiyan na may magulang, hindi kailangan yun. Kaya dapat talaga natin lang, natural feeling lang. Maya naman, malusog naman oh. Kita naman yung blend niya, diba? Ayan. Malusog siya. Oo ah, lalakas oh. Malapit na iwala yan. Okay lang po. Sana po may natutunan kayo. Yan po, ang dakilang ina. Nagpalaki sa dalawang inakay. Yan po siya, o yan o. O, malusog pa rin, maganda pa rin katawan niya. O, di ba? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.